na-scam ka na rin ba nito? Tignan nyo, magkamukha. Super scam yung mga ganyan, guys. Yung mga kakaibang pangalan na nakikita natin online, na feeling natin, oh, yung bago na naman, bagong species ng philodendron. My goodness, it will turn out like this. Ewan ko talaga kung ano yung nilalagay nila sa plants nila and why they look deceiving. Jen, guys, is responsible for the leaves and the stem. So, siya yung magpapalago ng mga leaves ng plants natin. First, guys, siya naman yung para sa roots. Responsible for the overall growth of our plants. Hey, guys! Welcome back to another Plantzilla video. And for today's vlog, we will be repotting our Imperial Red. This is an Imperial Red. However, ganito pa yung itsura niya kasi bata pa po to. This was given to me by my mama. Itong maliliit na dahong to, ito lang yung dahon niya nung binigay to sa amin. Pero dahil lumaki na siya, nag-need na siya ng repotting. As you can see, maliit po yung bottom ng pot niya. So, dapat talaga, babagay yung size ng pot dun sa size ng plant na itatanim mo. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Magre-repot tayo. We already have the pot that we will be using. So we have this green pot. Maramihan po itong binilin namin kasi po marami kaming nirepot. And of course, na-sure na namin na okay yung butas niya. So we are down to our last two pots. Dalawa na lang itong natirang ganito. So ito yung isa. And we have our potting mix ready. So magkamukha pa sila, diba guys? Kasi po, naripat namin to. Dumaan kasi yung time na palaging umuulan. And nakita ko na hindi na talaga nagde-drain yung soil na nandito sa kanya. So we really had to repot it. And ganito na yung type ng potting mix na ginamit namin. So dahil tumubo na siya, mabilis po siyang tumubo after that repotting. Ngayon, irerepot natin siya sa mas maayos na pot kasi mas maliit nga yung bottom niya compared dito sa taas niya. Kasi nga, hindi to para sa kanya tong pot na to. But since we had no choice because we really had to look for a pot na paglalagyan sa kanya nung binigay to sa akin, ito yung ginamit namin. So ngayon, it's time to do the repotting. But before that, let me show you something. So guys, na-scam ka na rin ba nito? Tignan nyo, magkamukha. So this is the Prince of Orange. The so-called Prince of Orange from Thailand. So ito yung nakuha namin. And for this one, if you remember the video that we made, which is about the philodendron red sun, this is how it looks like right now. Parang magkamukha lang, diba? Ano naman yung diferensya? Dati super dark yung kulay niya, meron pa siyang mga dark violet, meron pa siyang pamaroon, tapos ngayon eto na. Super scam yung mga ganyan, guys. Yung mga kakaibang pangalan na nakikita natin online, na feeling natin, oh, yung bago na naman, bagong species ng philodendron. My goodness, it will turn out like this. So they will really look the same. In the end, guys, pare-pareho lang po yung itsura ng kalalabasan nila. So if you experience something like this, you may comment that down below para naman marinig ko yung side nyo. Basta feeling ko talaga scam to. Meron pa maraming scam dito na galing ng Thailand. And if you wish na ipakita ko sila sa inyo, then I will be willing to do that. So bahala na, kahit magalit pa yung seller. So guys, ilalagay ko na lang din yung link ng video ng Red Sun so you'll be able to see how it looks like before when we got it versus how it looks like right now. Sobrang nakaka-disappoint looking at this Prince of Orange. So nung nakuha namin to, ganito na talaga yung itsura niya. So talagang nakaka-shock na naging ganito siya. So magkamukha na sila. Parang siya na din yung Prince of Orange when in fact, I got this Red Sun. Oh my God, this is such a scam. So, hinay-hinay sa pagbili ng mga plants na parang kakaiba yung itsura, parang bago yung itsura. Because you will end up complaining the way I do. Hindi ko na message si seller kasi parang hindi naman siya yung nagtanim nito, kinuha lang din niya. Kasi nga maganda yung itsura niya, maganda talaga. Super ganda to ng kinuha namin, as in pumili pa kami dun sa mga malalaki. Tapos, ewan ko kung may na ano ba. Napatayan ba ito ng dahon? Namatayan.
Okay. So, namatayan siya ng dahon, guys. Maybe those are the leaves na super dark. So, itong mga natira, mga bago na to, yung lumabas na yung mga bago, now you can see na ito talaga pala yung original na kulay niya. Ewan ko talaga kung ano yung nilalagay nila sa plants nila and why they look deceiving. A few moments later. So, we will be placing the coconut fiber at the bottom of the pot to drain the excess water. And ito guys, since palaging umuulan lately, ewan ko, kahit summer ngayon, palagi pong umuulan. So, as you can see, medyo basa yung soil. So, we really do not water it. Minimist lang namin yung dahon. But sa soil mismo, hindi kami nagdidilig. Because palagi siyang basa and it will really take time for this to drain kapag dinidiligan pa namin. So, hinahayaan na lang muna namin. And makikita naman na meron na talagang mga aerial roots na lumabas dito. Kasi nga, masyadong maliit dito sa ilalim. So, ang ending, yung roots niya, pumupunta dito sa taas kasi wala nang mapaglalagyan sa kanya dun sa ilalim ng soil. So, ayan, parang kamukha siya ng Prince Albert. Parang kamukha, yung kakulay ng dahon. But we really know na wala si mamang ganon. So, Imperial Red, yung mga pinropagate nila. Ito talaga, pure na shoot na nung pinutol niya, wala talagang dahon. And ito yung lumabas. So, nung binigay sa akin, super liit pa. I do not know if we still have a photo of that Imperial Red na ibigay sa amin before. But lumaki na talaga siya. So, as what I have mentioned on our previous vlogs, habang tumatanda siya, lumalaki po yung dahon niya. And since hindi naman talaga namamatay agad yung dahon ng philodendrons, makikita pa natin yung itsura ng dahon nung maliliit pa sila. And makakompare natin dito sa mga dahong bago ng labas. So, ayan. We have our potting mix ready. Pag nagtatanong kung ano ang nasa potting mix na to, nasa video po namin na about potting mix din. So, makikita nyo doon kung ano yung ginamit. Mas detail doon kung doon nyo papanuorin. Doon sa mga nagko-comment sa comment section, baka may mamiss ako. Syempre, gusto nyo ng exact ratio when it comes to the mixture that we use for this one. Alright, medyo mahangin kasi cloudy po today. He is trying to loosen the soil so we can easily uproot the plant. And we can see kung gaano nakadami yung roots niya sa ilalim. So, ayan, kahit medyo mababaw pa lang yung na-loosen niya, makikita natin na meron na talagang mga roots na lumilitaw dyan. So, those are the beautiful roots. So, makikita natin dun sa iba, medyo ano yung kulay ng roots, diba? Yung mga bagong roots, medyo white. Sa kanya, may pagka-red, guys. Fresh root nga ba? Fresh roots pa din siya. Fresh roots, kahit hindi siya puti. So, usually talaga yung dinedescribe, yung itsura ng buhay na roots, white talaga, or yung pale yung kulay. Pero, depende yon sa kung anong klase ng halaman yung ina-uproot mo. Kasi, dito, yung mga Imperial Red, some of the philodendrons have red roots. Since medyo basa din yung soil, ayan, it would be easier to uproot the entire plant. Ayan, dahan-dahan. We'll not propagate this today kasi alam naman nating bata pa to. Makikita nga sa itsura na hindi pa siya totally nag-form. Diba, meron talagang distinction yung Imperial Red compared dun sa ibang philodendron. So, kapag tinitingnan mo, makikilala mo talaga kung ano siya. Based on how the leaves look like, yung mga pattern ng leaves, yung shape mismo ng dahon. So, since ito, bata pa talaga, hindi pa natin makikita yung itsura na ganun. So, ayan, we really have to wait for it to form that way before you will really tell, kapag hindi mo kilala, na Imperial Red siya. So, ayan. Hindi din to top cut, kaya ganun. So, baby pa yung itsura niya. Yung top cut kasi, yung itsura talaga, ganun na yung pagtubo niya. So, yung lalabas na dahon para matured na agad. Compared dun sa shoot lang na makukuha mo from the base or from the mother plant itself. So, for now, nililinis muna siya. And as you can see, eto yung cutting niya, yung nasa baba. So, makikita talaga natin yung itsura ng nalinis na kapag nawala na yung mga putik-putik. Kasi, as what I have mentioned, medyo basa yung lupa, kaya makikita talaga natin na madumi siya. But for this one, you'll be able to see the fresh roots na halos kulay ano nga, kulay red. So, ayan, since meron siyang ano bang tawag dito? Parang may hiwa na makikita dito sa stem, you'll be able to see the root na dito talaga dumaan.
Kasi dyan siya tumubo, upper node niya. And dito siya dumaan dito sa maliit na hiwa na makikita natin sa gilid. So, that is it. So, ayun, ilalabas natin para malagay siya sa soil and may pagkunan siya ng nutrients. So, ano na naman yan? Carbonized rice hull. So, ayan, meron tayong i-add dito. So, ayan, nakabili kasi kami ng carbonized rice hulls. And alam naman natin, quite acidic kapag nadamihan. So, ayan, ilalagay natin siya or i-add natin siya dito sa previous potting mix that we already have here. And since nag-aim kami na lumaki tong imperial red, so it will look like that imperial red na talagang gustong-gusto kong tingnan kasi super sturdy. Merong specific na itsura talaga na alam mong parang ang tigas-tigas na tingnan. Parang gustong-gusto ko yung ganon. So, we will be putting some vitamins today. So, you'll be able to see how to apply it as well. So, kami, yun yung pag-a-apply namin, but it's really up to you. How you will use it now, naglalagay na tayo ng potting mix. So, ayan. Which is usually what we do. After ng coconut fiber, guys, naglalagay kami ng potting mix sa ibabaw niya. And then, before we put the plant itself. So, ito yung itsura niya. Dito tayo. Para iba naman yung perspective. Sa taas naman. So, we'll be able to see the entire plant while nilalagay. First, yung mga roots na nakita natin kanina na dun dumaan, dun sa parang hiwa niya. Ewan ko, bakit may ganun siya, pero yung iba wala naman. Dun dumaan yung roots. So, ayan, dito, nasa ibabaw tayo. This is the top view. Siguro ko yung palubog lahat ng roots sa soil. Oh, tama, guys. That's something that you have to consider. Dapat talaga ilubog lahat ng roots sa soil para lahat may pagkukunan ng nutrients. So, since niripat naman natin, might as well make sure na walang aerial roots na lumalabas kasi tatabunan natin lahat para mabilis siyang tumubo. Kapag sobrang laki yung pot dun sa, kesa dun sa plant na nilagay nyo, mas una daw tataba yung roots kesa sa plant itself. So, patatabain nyo muna yung roots para mahabol nyo yung size ng pot before tataba yung plant. So, mas better talaga na maliit lang yung pot na paglalagyan kapag maliit pa yung plant. So, ayan. Huwag masyadong advance mag-isip. Oh, wag daw masyadong advance mag-isip. So, we've been there, guys. Naging advance din kami mag-isip before. So, ayun. Natuto na, kaya we are telling you na to do it based on experience. Parang feeling ko perfect siya dito sa green na pot. So, guys, ano kasi, ayaw niya talaga. Dati, kung may choice sana siya, hindi niya gagamitin yung pink na pot na yun. Ayaw niyang gumamit ng mga bright colored pots para sa plants kasi daw, mas titingnan yung pot. Lalo na kapag medyo makulay or maraming design yung pot nyo. Ayaw niya ng ganun kasi mas magfo-focus yung eyes dun sa pot instead na dun sa plant. So, if you wish to flex your plant, then you better choose a color na parang ano lang, easy lang. Kung sa mga indoor plants, it would be best na white. Kung sa labas naman siya, either green or black. Yun lang. Kasi ako talaga, bumili ako ng pot na parang may pa-design-design na flower, yung mga ganon. Colorful. Tapos ayaw niyang gamitin. Kasi, kasi hindi naman daw yung pot yung piniflex ko. Yung plant naman talaga. Ganon. Yung mga mahal nga, yung pot lang, simple lang yung plastic lang yung... Oh, sabi niya daw. Eh, kasi temporary pot naman yun, kaya ganun. So, ayun. Pero kung feeling grand ka naman, gumamit ka ng mga gold pots. Ayun. Kasi depende naman yun sa yaman mo. So, guys, ayun. Maglalagay tayo ng konting carbonized rice hull. Siyempre, konting-konti lang. So, nabili namin siya. Nakaripak na. For 20 pesos. So, ayun. Maglalagay lang tayo ng konting. Hindi talaga dadamihan. So, shout out to Ma'am Julieta Buba. So, sa kanya po ito galing. Ayan. Yun yung ilalagay namin. So, while naglalagay siya dyan and tatapusin niya, I'll get my phone so I can give a shout out to those who are watching our videos. Maraming salamat. So, ayun. Hindi pa ako nakakabasa ng mga latest message, but yung mga naipon ko, yun yung mga mas-shoutout ko today. Shout out to Lorna Sabado
An aglonema lover, maraming salamat po for watching. And also to Sabado and Sunega family. To Mam Lourdes de la Rosa of Calasiao, Pangasinan. To Cecilia Bayo, thank you so much for watching from Albay. And to Mam Mutia Baliling of Davao City, thank you po. To Granny Terry, shout out. So, yung pangalan is Esther Lloren from Cagayan de Oro City. To Mam Michelle Tribiana of Mindanao. So, General Santos City, Mindanao. Thank you so much for watching po. And also to Emma Iser from Silang Cavite. To Jocelyn Naharila from Iloilo. Maraming salamat po. To Hilda Favor. Is it Favor? To Hilda Favor of Valencia Negros Oriental. To Third Guillermo of CSJDM Bulacan. Thank you so much po. To Teresita Elsa Pulupot of Bacoor, Cavite. To Jernisha Villarico of Davao del Sur. Ayun, maraming salamat po. And also to Iketh Casis of Suyo, Ilocos Sur. So, I just don't know if I pronounce it right. Tama ba tong isa? Jernisha? Jernisha Villarico. And also din po to Justin Paul Alipio from Cebu. To Nico Heidelin Padayaw of Tacloban. Marivic Espanton of Bulacan. To Ma'am Nina Bolasa from Davao de Oro. Maraming salamat po. Shout out din po to Sans Berry. So thank you for watching. To Alfonso Fernandez Jr. To Karina Abarientos, to Adela Dakayanan of Santa Cruz, Laguna, and to Ma'am Gloria Reynosa, thank you so much po. To Dai Gecko, ayun, maraming salamat. Also to Nadine Kimseng, to Elizabeth Nebres, to Jennifer Bantay, to Ma'am Melly Ikan, thank you. And also to Lolita Imbong of Kalawisan, Lapu-Lapu City. Before we finish this repotting process, we will be putting the Osmocoat vitamins for this Imperial Red na philodendron natin because nasa growing stage siya and yun yung pinaka the best time kung saan natin lalagyan ng vitamins yung plants. And we will be using the Osmocoat. So, ito yung Osmocoat. Hindi po kami usually gumagamit ng ganito. But since merong nagbigay sa amin, then it's time for us to try this. It is composed of 14% nitrogen, 14% phosphorus, and 14% potassium. So, yung nitrogen, guys, is responsible for the leaves and the stem. So, siya yung magpapalago ng mga leaves ng plants natin. And also, the phosphorus, guys, siya naman yung para sa roots while the potassium is responsible for the overall growth of our plant. So, usually yung iba, it's really based on the size of the pot, yung paglalagay nila or yung dami ng nilalagay nila na Osmocoat. So, yung ilalagay namin today, parang yung 1 teaspoon of Osmocoat lang kasi slow-release fertilizer naman siya. So, meaning doon na marirelease yung vitamins or yung equal amount of vitamins every time na winawater mo yung plants. Usually naman, nagbimist lang kami. But for this time, we will try to water the spaces na pinaglalagay namin ng Osmocoat. So, hindi lang namin siya ilalagay malapit sa stem. Kasi baka masunog yung stem niya, guys, or even yung root. So, we'll just make sure na nasa safe distance lang siya nakalagay. So, every time nababasa siya, dun lang siya magre-release ng vitamins na meron siya. So, ayan. Nagbubutas lang tayo dyan sa mga gilid-gilid. So, syempre, hindi namin siya ilalagay lang dito sa ibabaw kasi alam naman natin na mayroong mga manok dito and baka pagtutukain lang yan ng mga manok. So, ayan, we'll make sure na matatabunan sila and dyan sila ilalagay dyan sa mga butas. So, yung ilalagay namin, parang per butas lang. O, yung tawag kasi dito sa mga sa mga pellet. Yung tawag sa mga pellet na makikita natin dyan is prill. So, yung mga prill, guys, parang maglalagay kami ng tigda dalawa bawat butas. So, ayun. Yun lang yung dami ng Osmocoat na ilalagay namin dito for our Imperial Red for today. So, ayun. Maglalagay na tayo. So, hindi lang natin ilalapit sa stem. So, if you are like us na hindi naman sanay na gumagamit din sa ganito,
So guys, make sure lang na hindi masyadong madami. Kasi kapag masyadong madami din, ma-over-fertilize naman yung plant. And of course, magbi-build up yung salt sa kanila. And ayaw nila ng ganun. So ayun, enough lang. And it will last up to 5 months guys. 3 to 5 months. Bago malusaw talaga completely. Kasi tinatawag talaga tong slow-releasing fertilizer. Hindi siya basta-bastang matutunaw. So kami, sa style namin dito na hindi naman palaging winawater yung philodendrons, we will just make sure na dun sa area na mayroong mga butas-butas na yan, binabasa namin siya para makapag-release siya ng vitamins for our plant. So ayan guys, I think you made it till the end of this video. Let's get right into the montage. So and guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to Sorayista TV and Camille Renico Vlogs. Bye!